Hello guys, good afternoon po o magandang hapon. Welcome to my channel and this is Rems OFW Hong Kong. Ngayon po ay kaliligo ko lang. So habang nag-aantay tayo ng oras para magsundo ng alaga, tayo ay magkukwentuhan muna. Kasi maraming nagtatanong kung siyempre, kapag day off, nagkita-kita kami ng mga kababayan, ang laging tanong ay kung mabait ba si amo. So, sasagutin ko po yan ngayon habang wala pang time. So, ang pag-usapan natin kung mabait ba si amo. Ang masasabi ko ay blessed ako kasi sa palagay ko oo, mabait naman si amo kumpara sa ibang mga employer, kasi ako dito pagdating sa pagkain o sa food ay okay ako, open ako sa kusina, naluluto ko yung kung ano yung gusto ko. Kasi mga guys, ang importante ay kung mamasukan tayo o kahit sa anong uri ng trabaho ay importante ang pagkain. So kapag okay ka sa pagkain, walang problema, kasi ang pagod ay okay lang yun. Importante ang pagkain. So, masasabi ko mabait si amo kasi nga okay ako sa pagkain. Unlike sa iba na noodles lang. Pagdating naman sa kwarto, may sarili akong kwarto. So binigay ni amo yung isang kwarto sa akin imbes na gawin nilang istakan. So yun na lang yung ginawang kwarto para sa akin. Sa totoo lang, yung alam mo ba, nung pagdating ko dito, naka-ready na lahat ng kakailanganin ko. So andyan na yung bed ko, may naka-ready na akong gagamitin sa pangligo. Bago lahat ang gamit ko nung dumating ako dito. At may sarili akong kwarto. Ito yung kwarto ko talaga. Ayan, kung nakikita ninyo. Ito yung sarili kong kwarto. So, okay ako. Kasi alam nyo ba, yung ibang katulong, wala talaga silang kwarto. Kasi ang bahay dito, kadalasan o karamihan sa mga bahay ng amo dito ay maliliit lang. Kasi flats lang siya o flat. So, katulad ng amo ko, maliit lang ito pero tatlo ang kwarto. Ang sukat nito ay 700 square meter feet. So, may tatlong kwarto siya. Hindi siya ganun kalaki pero at least may kanya-kanya kaming privacy. Yun kasi ang importante. Sa mga regalo naman, hindi naman importante ang regalo kasi kumbaga, hindi natin yun inaantay na bigyan tayo ng regalo. Pero bless ako kasi ang amo ko, hindi niya nakakalimutan ang birthday ko. So lahat ng okasyon, kahit papano meron akong red packet na natatanggap. Halimbawa kapag birthday ko, may pa-cake siya. So nag-order kami sa labas ng pagkain, o kung hindi naman, madalas sa Japanese restaurant kami kumakain kapag birthday ko. Bukod pa yung happy-happy sa bahay, may mga pa-cake. Tapos yun nga, binibigyan ako ng mga may mga regalo sila sa akin. Madalas pera yung binibigay sa akin. Pati mga kamag-anak din nila. Pagdating naman ng Pasko, hindi rin sila nakakalimot sa akin. Pero kahit hindi ko naman yung inaasahan kasi hindi naman dapat, lagi akong meron. So pagdating ng Pasko, lagi rin akong meron sa kanila, sa mga kamag-anak niya. Sa iba kasi wala. So dun ko masasabi na mabait si amo kumpara sa iba. Pero syempre, dahil nga amo sila, hindi naman porket mabait hindi na kayo magkakaroon ng pagkakaunawaan. So meron at meron pa rin. Pero kung ikukumpara ko talaga yung amo ko sa ibang employer, mabait siya. Kasi hindi naman ako magtatagal sa kanya kung hindi siya okay. So, mabait si amo. So, sa mga nagtatanong kung kumusta ba yung
buhay ko dito, okay po ako dito. Natural lang na mapagod ako o mapagod tayo kasi yun talaga yung trabaho natin, as in non-stop talaga. Syempre kahit papano naman nakakapahinga tayo ng konti. Katulad ngayon, tapos na tayo. So pwede na tayo mag-cellphone kasi nag-aantay na lang tayo ng oras para magsundo ng bata. Kasi darating yung bus namin around 4:30, so 4 o'clock pa lang. Ayun po. Pagdating naman sa mga trabaho, okay naman kasi importante tapusin mo yung trabaho mo bago ka mag-upo-upo para si amo hindi uminit ang ulo sa'yo. Ayan. At saka lastly, panghuli po, kaya ko nasasabi na si amo ko ay mabait kumpara sa ibang employer kasi alam mo ba kung ilang beses na kami nagkaroon ng pagtatalo, as in away talaga kaming dalawa kasi nga may mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Pero ang maganda lang sa amo ko kapag alam niya talaga na yung mali siya, alam talaga niya, siya na mismo yung umiiwas. Kasi ako naman kasi hanggat alam kong tama ako, tas ididiin niya ako, hindi talaga ako magpapatalo. So alam mo ang ginagawa ng amo ko, siya mismo yung papasok siya sa kwarto niya. Kasi kapag sumasagot talaga ako, pag ipaglalaban ko talaga yung kung ano yung tama, hindi talaga ako umaatras sa kanya at talagang pupuntahan ko talaga siya kung saan siya banda. Talagang susugod talaga ako sa kanya at sasabihin ko talaga kung ano talaga yung alam mo ba yung mga ngatwiran ka. Alam niya yun alam niya rin sa sarili niya kung sino ang mali. Kasi alam mo, sabi nga nila, hindi mo kailangan manahimik kung alam mong tama ka. So yun ako, kapag alam kong tama ako, hindi ako talaga mananahimik, sasabihin ko. Maliban na lang kung maliliit lang na bagay, pwede mong palagpasin. Pero kung minsan kasi yung sumusobra na sila, so kailangan mo talaga silang sagutin at sabihin mo talaga yung gusto mong sabihin. Yun. Lalo na kung hindi dapat manahimik. Kung dapat kang manahimik, manahimik ka. Pero kung alam mong tama ka, alam mong hindi dapat, lalo na yung pagbibintangan ka, kailangan mo talagang idepensa yung sarili mo. Yun. So, ang maganda lang sa amo ko, alam niyang tantyahin yung init ng ulo namin pareho. Siya talaga yung papasok talaga sa kwarto niya, iiwanan talaga niya ako kapag di talaga ako nagpapatalo. Kasi alam naman nila yan na mali sila. Minsan talaga ayaw lang din nila tanggapin sa sarili nila na sila yung mali. So ayun po, kasi kung iba-iba lang, alam mo may mga amo kasi na once na sinagot mo sila, i-terminate ka nila, walang sabi-sabi, sasabihin sa'yo pack your things now. So bibigyan ka pa nila ng 1 hour lang para mag-impake. So ang maganda sa amo ko, pag nawala yung init namin ng ulo namin pareho, kasi huhupa naman yan. So napapag-usapan namin ng mahinahon. So yun yung nangyayari sa amin ng amo ko. At saka sinasabi ko madalas sa amo ko, kung hindi ka na masaya sa akin, pwede kang maghanap ng ibang katulong at ako'y maghahanap din. Yun yung sinabi ko sa kanya nung matindi yung away namin. So ayun po guys, blessed po ako at nakahanap ako ng mabait na amo. At kahit may mga misunderstanding kami, hindi niya ako tineterminate at nag-stay din ako sa kanya. Kasi kahit papano, okay naman talaga siya. Kasi hindi naman may iwasan yung mga hindi ninyo pagkakaunawaan. So, ayan guys, sa mga nagtatanong kung mabait ba si amo, alam mo ba, madalas yan ang tanong ng karamihan, lalo na kapag day off, mabait ba si amo mo? Ayun guys, nasagot ko na mabait si amo ko compare sa ibang employer. Pero ang tanong, kasi matatapos na ang kontrata ko, ang tanong naman magre-renew pa ba ako o ire-renew pa ba ako ni amo? So, kahit ako, nag-aantay din ako ng
sagot kasi hanggang ngayon hindi pa ako tinatanong ng amo ko kung magre-renew ba ako o hindi na. So yun din ang tanong ko sa sarili ko, i-re-renew pa ba ako o hindi na. So mga next month, doon ko malalaman ang sagot sa mga tanong o mga katanungan. So ngayon ay magpapaalam na muna ako at ang bababa ko ng 4:10 dahil darating yung bus namin ng 4:30. So salamat sa mga nanood o sa mga sumusubaybay sa mga videos ko. Sa mga bago po, paki-click na po yung yung button para po ma-update kayo o pa-subscribe na lang din po para ma-update po kayo sa mga susunod na videos ko. Ayan po, mabuhay. Salamat po. Bye-bye.